Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa araw na ito, mga kapatid, ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Itong si Apostol San Bartolome ay isa sa mga taong tinawag at hinirang ng ating Panginoong Jesus upang kanyang maging kasama at katuwang para sa paglilingkod sa pangangailangan ng mga tao. Itong si Apostol San Bartolome ay hindi natin gaanong naririnig na nababanggit sa mga ebanghelyo. Madalas hindi katulad ni San Pedro na madalas na nababanggit, itong si San Bartolome ay madalang na ating naririnig na nababanggit sa mabuting balita. At itong ebanghelyo po na ating ipinahayag, ito po yung isa sa mga tagpo na kung saan itong si Bartolome ay ating mapapakinggan. Ito pong ebanghelyong ating binasa, ito po ang pagtawag kay Apostol San Bartolome. At mapapansin po ninyo, kakaiba rin ang naging pagtawag kay Bartolome ng ating Panginoong Jesus. Hindi katulad ng pagtawag sa ibang mga alagad, itong si Bartolome nang siya'y tinawag ng Panginoon, siya'y tinawag sa pamamagitan ni Felipe. Sabi po dun sa pasimula ng ating ebanghelyo, hinanap ni Felipe itong si Nathaniel o yung si Bartolome. At nang matagpuan niya ito, sinabi ni Felipe, natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. At nang ito ay marinig nitong si Nathaniel o ni Bartolome, ang agad na kanyang naging tanong, may magmumula bang mabuti sa Nazareth? At dito ay inanyayahan siya ni Felipe, halika at tignan mo. At dito nagsimula ang pagsunod nitong si Apostol San Bartolome. Sa paaniyaya sa kanya ni Felipe, halika at tignan mo, nagsimula ang kaniyang pagtugon sa pagtawag ng Panginoon. At hindi naman siya nabigo sa pagtugon niya sa paaniyayang ito nitong si Felipe. Nang sinabi sa kanyang halika at tignan mo, ito naman ay kanyang sinundan. Ito'y kanyang sinunod. Pinuntahan nga niya at tinignan ang tinutukoy nitong si Felipe. At doon nga ay nakita niya ang ating Panginoong Jesus. Mga minamahal kong kapatid, katulad ng mga apostol, katulad ni San Bartolome, ito rin naman ang paaniyaya sa atin ng ating simbahan. Halika at tignan mo. Hindi ba't madalas sinasabi sa atin at itinuturo sa atin, tayo pong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon na maging kanyang alagad, maging kanyang mga apostol sa panahon natin ngayon. At ito po ang paaniyaya rin naman sa atin ng ating simbahan. Halika at tignan mo. Tignan natin ang ating Panginoong Jesus. Lapitan natin si Jesus upang siya'y makilala natin ng lubusan. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon upang tayo ay lumapit sa Kanya. Makita natin ang kaniyang mabubuting gawa, makita natin ang kaniyang mga halimbawa upang ito ay ating masundan. Sa ating pagdiriwang ngayon ng Banal na Eukaristiya, si Jesus, mga minamahal kong kapatid, ay patuloy na nagbubunyag
o nagpapakilala ng kanyang sarili para sa atin. Ipinapahayag ngayon ng ating Panginoon ang kaniyang mga salita, ipapahayag ni Jesus ang kaniyang katawan sa banal na Eukaristiya. Kaya't ito ang patuloy na paanyaya sa atin ng Panginoon. Halika at tignan mo. Halina mga minamahal kong kapatid, tignan natin si Jesus na nasa banal na Eukaristiyang ito. Tignan natin ang kanyang mga mabubuting halimbawa para sa atin. Naway makita rin natin ang kanyang mga mensahe para sa atin. Upang nang sa gayon, katulad ni San Bartolome at ng iba pang mga apostol, makasunod tayo sa tawag ng Panginoon. Amen.